Kasi parang nakakahiya akong, parang for now, parang sarili ko lang muna yung gano'n. Hindi ko, siyempre, soon gusto ko din yung mga batikang artista din. Pero dahan-dahan lang, step by step. Gilbert, ikaw yung nagpa-interview, yung very honest ka na yung experience before yung sa mga boss na kailin. Ah, hindi po, ano, iklaklaro ko lang po yun. Can you clarify that? Specific person lang po siya. Wala na po siya sa Showtime, wala na po sa ABS. So, hindi, wala pong kahit, maliban po dun sa taong yun, wala pong akong kahit anong negative na natatanggap sa ABS and Showtime, okay po ako sa kanilang lahat. Specific tao lang po yun. Gusto ko lang pong linawin yun kasi po, minsan po kasi sa article, nagmumukha pong the show itself and the ABS. So sana po mabawi po or ma-clarify po na talagang sa specific na tao yun. Nawala na din po sa ABS at Showtime. Wala na po. Close na si kayo kay Vice na nalipan. Hindi mo ba na wala siya? Alam niyo na po yun. Ano sabi? Ano pa na tayo sa'yo? Ano lang, parang minsan din hinihelp niyo din. Yun yung mga moment na parang ano, na hinihelp niyo din ako na minsan masasali ako dun sa mga segments. Ganun lang, hanggang ganun lang. Pero binibigyan kayang lakas ng loob. Oo, sobra. Sobrang laking tulong sa akin ni Ganda. Kasi sobrang grabe yung tulong niya sa akin emotionally dati na parang go lang, alam mo naman na meron kang talent. Yun yung sinasabi niya sa akin. Pero hindi ka kinausap yung boss na yun? Hindi ko na po alam. Wala na pong alam yun. Pero hindi mo siya nakapay ko siya kung Steve. Nagbigay lang po siya sa akin ng lakas ng loob na galingan pa, na ituloy-tuloy lang. Ganun po. Kasi alam ko po na meron po ako eh. Alam ko po may... Pero hindi nakapay ko siya kung doon mababa yung self-esteem o yung confidence. Noong time na po yun. Noong time na yun. Pero never po sumagi sa isip ko na tumigil. Oo. Parang naging challenge. Ay, hindi pa po Viva nung time na yun. Yes po. Talusunin na ba yung ano mo, yung pagpapagulsa mo after Viva Max? Ganito na yung gagawin. Yun. Magpo-focus po ako sa rom-com talaga. Ngayon, rom-com or comedy, full comedy, rom-com. At kung meron mang chance sa iba, okay lang din po sa akin. Pero nakadepende yun sa Viva mismo kung kapayagan nila. Pero for now po, I want to build my name muna sa comedy industry. Lalo ngayon, parang feel ko lang. Di ko alam kung tama ako, pero parang konti lang yung sa mga next generation na mag-comedy. Yung isang reason daw, yung Viva Max kasi mag-tame down na daw. Kasi medyo nag-tame ng ano. Mahosang na masyadong magpapalabas ng mga sexy. Hindi ko po alam din sa Viva Max. Pero ang alam ko lang po sa akin, kasi since yung main ko naman comedy, alam naman po natin yung sa mga Viva Max po, more comedy din talaga. So, kaya dun, magpo-focus na po ako kung saan ako saan yung main ko talaga. Ano yung tawag niya yung love sa kalaw nito? Lalo na kay Takahashi. Yuki? Ako yung pangalan. Ako ba yung tao na in love sa kapartner ko? Kapag ka medyo, di ba? Hindi siya ano eh. Wala, hindi siya dahil sa kapartner. Kumbaga, depende sa tao na yun eh. Kung mga kapartner mo hindi, basta may mga moments na nag-click kayo, hindi siya specific sa na partner or what, o siya katrabaho. Wala akong ganun eh, wala. Makamasa si Yuki, hindi ka ba na in-love sa kanya? Trabaho lang naman kami. Close lang kami, ganun. Close. Kumakanta ka tsaka acting.